naman ay makakausap natin si Mr. Rodolfo Javellana Jr., ang presidente ng United Filipino Consumers and Commuters. Magandang tanghali po sa inyo, Ka-RJ. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie, at maraming salamat sa inyong panyayang muli dito sa Balitang Tanghali. Hindi daw kayo kontento doon sa 2000 na sinasabi nga magiging multa, no, na pagtataas ng multa doon sa mga illegally parked. Ano ho ang gusto niyong multa? Sa katunayan po, yung panukala ng MMDA, ano po, maganda po yan para madisiplina natin yung ating mga motorista at mamamayan at makita po na meron pong ano, walang chaos dapat sa, ano, sa ating kalsada. Isang bahagi yan para matanggal po yung matinding trapiko sa ating sa kalakhang Maynila. Ano po. Ang aming panukala po, para doon sa unang violation, dapat dumaan agad po ito sa ano sa training, ano po. Dapat meron, dahil automatic naman po ang lahat ng mga kumukuha ng lisensya, mapa ito ay non-professional at professional, ay dumadaan po dapat ito sa isang pag-aaral, ano po, na para makita nila yung mga alituntunin nila, dahil yung pagbibigay ng lisensya, ito po isang pribilehiyo, ano po, sa mga license owner, at hindi sila basta pwedeng pumarada kung saan lamang nila nais, ano po. Pero kasabay din po niyan, dapat ihanda rin po ng mga local government units yung mga lugar na kung saan ay maaari rin pong pumarada itong mga ating mga motorista, at ayusin po yung mga signage para makita po yung mga tamang paradahan, at i-implementa na po ito para lumuwag po ang trapiko sa kalakhang Maynila. Mm-hmm. Interesting that you mentioned ano, na isang pribilehiyo nga ang magkaroon ng lisensya, hindi ba? At kaakibat niyan, siyempre, kung ikaw ay may kotse, kasama rin yun na dapat meron ka rin responsibilidad na hindi ka makaharang, hindi ka makaabala, lalo na doon sa publiko, no? Pero nakikita naman natin, RJ, talagang na araw-araw, no? Halos nagki-clearing operations ang MMDA, pero talagang maraming pasaway. Ano yung... tingin mo dapat talagang mas ginagawa pa ba ng MMDA bukod sa, kasi para bang nanghuhuli sila pero parang hindi na naman sumusunod yung marami sa ating mga kababayan sa kanila? Alam niyo po, matagal na po itong, ano, itong traffic code of the Philippines. Eh. Palagi ko panahon na, kung pwede nga, pati itong mga estudyante natin sa high school, eh, magkaroon na po ng, ano, ng pag-aaral tungkol dito. Mm-hmm. Dahil ito po ay basic na batas po ito, bilang alituntunin ng isang mabuting Pilipino, ano po, at ito'y tulong natin sa ating bayan para bahagi ng ating pag-unlad at sibilisadong lipunan. Kaya mahalaga po talaga ang education. Ang alam ko po, ang TESDA ngayon ay meron nagpupush po sila ng ganitong klaseng programa na kung saan ay talagang mandatory, ano po, sa mga bawat kukuha ng mga lisensya. Tulong-tulong po ang problema ng trapiko. Hindi po kakayanin ito ng MMDA. Hindi po ito kakayanin ng barangay o ng LGU. Kailangan po buong bansa ang may participation po dito. Kaya napaka-importante po na magkaisa tayo dito sa panawagan na ito. Nakakapagbigay na ho ba kayo ng formal na inyo pong suggestion nito at na pag-aralan ng mga batas, ano, particularly in, sa high school, sa DepEd po, meron ho ba kayo nabigay sa kanila na mga suggestion na binabanggit niyo po ngayon? Yan po yung pinag-uusapan ngayon ng aming board, sapagkat magkakaroon pa naman ng tinatawag na public consultation na kung saan isa po kami sa mga unang humingi dun sa issue ng sa issue nga ng single, ano po, na dyan sa EDSA, na sana'y dumaan ito sa isang malawak at demokratikong konsultasyon para meron pong participasyon ng lahat at para hindi yung maakusa ng MMDA yung kanilang mga, lalong-lalo na yung MMC Council na policy making body ng MMDA, hindi ito maakusahan na puro arbitrary o diktasyon yung ginagawa nila sa pag-implement ng batas. Hindi nga ako naiintindihan ng iba, yung batas na tinutukoy natin, traffic code, 1964 pa yata ito eh. Ano po, 1964, pero tignan natin ang sitwasyon ng kalakhang Maynila at yung mga key cities sa bansa ay talaga nga naman na matindi na po yung sitwasyon ng trapiko. So, kailangan ng ano po, ng
permanente at pangmatagal ang solusyon sa trapiko. Hindi lamang po itong pagpapataas ng multa. Ano po ang dapat tignan ng ating gobyerno, ng DOTR, ng LTO, at iba pa mga ahensya para dito sa lumulobong populasyon, lumulobong trapiko at iba pang mga solirani. Dapat magkakaugnay po ang mga bagay nito. Ano po? Isa lamang po, itong pagtataas ng sinasabing parking penalty. Ano po? Ulitin ko po, para sa unang violation, kinakailangan po, minumukay na yun, dapat mag-training na po yung mga nahuli dyan. Pag nagkaroon po ito ng tatlong beses na huli sa parking pa lamang, sa parking po, ano po, even though this is a minor violation, eh kinakailangan po, baka pwedeng kunin na po yung lisensya, isuspinde ng tatlo o anim na buwan yung lisensya nung hindi sumusunod na motorista dito sa simpleng parking fee na batas na ito. Okay. No? So, yun po ang aming paninindigan sa Pinayan. Alright, thank you very much po sa inyo pong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali, sir. Thank you. Mabuhay po ang Balitang Tanghali. Mabuhay po kayo, Ma'am Connie. Salamat po, sir. Yan po naman si Mr. Rodolfo Javellana Jr., ang presidente ng United Filipino Consumers and Commuters.